Maraming salamat po sa mga magulang ng ating bagong altar servers ng St. John Cathedral, sapagkat ang unang nagturo sa kanila na magmahal at maging masunurin sa Diyos ay ang pamilya. At hindi makikinabang ang St. John Cathedral Parish Community kung hindi nagtanim ng mabubuting binhi ang ating mga magulang. Kaya maraming salamat sa inyo, mga magulang ng ating altar servers. At sa ating mga altar servers, nais kong sabihin na ang inyong investiture, ang inyong blessing ay biyaya ng Diyos. Alam ko mababait kayo, pero ang pagiging altar server ay hindi premyo sa mababait. Alam ko gwapo kayo, pero hindi dahilan para maging altar server dahil gwapo o maganda. Alam ko matatalino kayo, pero ang pagiging altar server ay hindi premyo o award o honor para sa matatalino. Tandaan niyo palagi, your being altar servers is a gift. It is a gift. It is a gift that we do not deserve. It is a gift that is freely given by God. It is a gift. It is not a reward. It is not a prize. It is not an honor. It is a gift with a mission. And that is really the word of God for us this Sunday. Everything is a gift. Everything. Everything except sin. Sin is not a gift from God. And sin is not our gift to God. But everything is a gift. And if everything is a gift, everything is worth thanking God for. Nagpapasalamat tayo para sa masarap na pagkain. Magpasalamat ka rin kapag walang lasa yung pagkain. Nagpapasalamat tayo para sa magandang panahon. Magpasalamat ka rin kahit may baha at bagyo. Nagpapasalamat tayo kapag tayo ay healthy, kapag marami tayong birthdays. Pero magpasalamat ka rin kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay nanghihina, sapagkat everything is a gift. And if everything is a gift, it only takes an attitude of gratitude to be able to see that everything is a gift from God. Some gifts come to us wrapped in pleasant things, but some things come to us as teachers to become better. Everything is a gift. The second lesson of the gospel and the second lesson for our altar servers is that everything must be shared. Everything must be given away. Sapagkat tayong lahat ay katiwala lang. Tayong lahat ay hindi may-ari, sapagkat ang may-ari ng lahat ay Diyos. Ang katunayan na hindi atin ito ay kapag ikaw ay namatay, pag-aawayan ng mga naiwanan mo, yung mga lupa at bahay at ari-arian mo. Kasi hindi mo madala. Kasi kahit dalihin mo yung sa libingan, mayroon pa ring magmamana noon at magpapatuloy noon. Everything is a gift and everything must be given. Paminsan-minsan makakarinig tayo, hindi na ako nagsisimba. Pareho naman sa online. Pareho naman eh. Wala naman akong nakukuha sa pagsisimba. My dear brothers and sisters, kapag tayo ay nagsisimba, hindi tayo pumupunta sa grocery na mayroong take home. Hindi ka kumakain sa restaurant na mayroong take out. Hindi ka pumupunta at mayroong kang iuuwi. Sapagkat kapag tayo nagsisimba, tayo ay nagsisimba hindi para tumanggap. Tayo ay nagsisimba para magbigay. Magbigay ng panahon, magbigay ng ari-arian, magbigay ng sarili, magbigay ng malasakit sa ating kapwa-tao, sapagkat ang ating kapwa-tao ay larawan ng Diyos. So when you go to Mass,
Do not expect to receive anything because you have already received everything. When we go to Mass to thank God for everything that has been given to us. At ang Misa ay hindi para tumanggap. Kung gusto mo nang tumanggap, pumunta ka sa grocery, pumunta ka sa restaurant, pumunta ka dun sa nagbabayad ng boto sa eleksyon, may matatanggap ka. Pero sa Misa, we go in order to give God our gratitude. We go in order to give our brothers and sisters our love. At kung hindi natin gagawin ito, nagtatago tayo ng hindi atin. Sa makatuwid, ang isang taong hindi nagbibigay ay hindi lamang kuripot. Ang isang taong hindi nagbibigay ng ibinigay sa kanya ng Diyos ay magnanakaw. Sapagkat itinatago niya, kinikip-kip niya ang hindi sa kanya. Di ba ganun ang magnanakaw? Nagtatago ng hindi sa kanya? Everything is a gift and everything must be given away. The third lesson of the gospel is there is a qualification, an adverb. Everything must be given away generously. Magbibigay tayo ng lumang damit. Magpapakain ka ng tirang pagkain. Dudukot ka ng barya sa bulsa sapagkat hindi ka magbibigay sa isang nagpapalimos ng papel. Hindi ka mamimigay ng gagamitin ko. Hindi ka mamimigay ng pagkain gusto ko. Pero hindi iyon ang pagbibigay ng Diyos. At hindi rin dapat iyon ang pagbibigay ng tunay na Kristiyano. Because when the Christian gives, he gives like God. And when God gives, he gives generously. At ang tanda noon ay ang krus. Sapagkat ibinigay niya, pati ang kailangan niya. At sabi ni San Pablo, he did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave. Give generously. Walang kuripot na pupunta sa langit, maniwala kayo. At nasa huli ang pagsisisi. Sapagkat lahat ng ating inipon, iiwanan mo dito sa lupa. Ang lahat ng iyong ipinamigay, makikita mo, naghihintay sa iyo sa langit. At ang lahat ng ating ipinamigay, ay pinamigay natin hindi sa kapwa, kundi sa Diyos. And when we return to God generously, God will respond abundantly. Three lessons for today. Everything is a gift. Everything must be shared. And everything must be shared generously. Sa dapit hapon ng ating buhay, hindi tayo tatanungin ng Diyos gaano kakayaman. Sa harap ng Diyos sa huling paghuhukom, ang itatanong sa atin ng Diyos, gaano ka nagmahal? I believe in one God, the Father Almighty.